No, and after natin ni hugutin lahat ng mga ports sa DVR. And kabit na natin yung STD. Una, yung mga gagamitin natin, una yung DVR. Next, yung HDD or hard disk drive. Next is SATA cable. Ayan, SATA cable siya. Next is 4-pin power cable. Next is screw set. Ayan. Yan yung mga gamit kong screw. Maliliit lang. Next naman is tweezer. And yung tweezer na yan, gagamitin natin yan para sa pag-reset ng DVR. Next naman is lagay ng mga screws. Ayan. So, una natin gagawin, i-unscrew muna natin yung DVR. After natin ma-unscrew lahat ng mga tornilyo, tanggalin na natin yung case. Ayan. Tapos, ito yung makikita sa loob ng DVR. Una yung PCB at PVC board. Tapos yung lagay ng HDD. At una, ayan, kabit na natin yung HDD. Handa natin yung SATA cable. Connect natin siya sa HDD. Gagalingan natin na tama yung pagkakalagay. Paletter L yung pagkakasaksaktan. Next is yung sa 4-pin power cable. Ganun din. Kailangan tama yung pagkakasaksak. So lalapag ko muna HDD, may papakita ko sa inyo. Ganito yung process sa pag-reset ng DVR manual. Una, ayanda natin yung tweezer. Tapos sa DVR, sa PVC board, hanapin lang natin yung board na J1, tapos may dalawang butas na nakalagay na 1 and 2. Ito siya. Yan. Yung dalawang yan, pag hindi ko siya i-push, pero mapakita lang kung paano yung pag-process na. Yung dalawang dulo ng tweezer, ipagkoconnect lang natin sa 1 and 2 na butas. Tapos, kailangan nakabukas yung DVR. Tapos, i-hold lang natin yung tweezer sa DVR ng 30 seconds. After nun, i-release natin. Tapos, na-reset na yung DVR. Ayun lang. So, continue na tayo. So, after na-reset, connect na natin yung HDD. So, ayan, ilalagay natin yung HDD sa DVR. So, kailangan sakto yung pagkakalagay natin ng HDD sa DVR sa likod. So, ayan, i-screw na natin yung mga tornilyo. So after nyan, after natin makabit yung HDD sa case ng DVR, i-connect naman natin yung dalawang cable sa DVR. Una yung 4-pin. Sarihin na natin na tama yung pagkakalagay. And after nyan yung SATA naman. Ganun din dapat tama yung pagkakalagay para hindi masira. So after nyan, ilalagay na natin yung case ng DVR. Siguraduhin mo na tama yung pagkakalagay para hindi ka umulit sa umpisa ka pagka napansin mong mali pala.
i-screw na natin yung mga tornila sa mga bilad. So after nyan, after natin makabit yung HDD sa DVR, i-connect natin ulit yung mga cable. So ayan, nakabit na natin ulit yung mga cables ng DVR sa TV. Una, next natin gagawin is isasak natin ulit yung mga power adapters. Una yung sa DVR. Dahan-dahan lang sa pagsaksak, baka makuryente. So, hintayin lang natin siya mag-on ulit. Mamaya ipapakita akong video kung paano yung pag-reset ng DVR sa dalawang pamamaraan. Una yung sa kanina, yung sa manual. Yung pangalawa naman, yung sa mismo sa settings sa DVR. So ayan, nabuksan na natin yung DVR. So yung way para mawala yung sound na yan, kung dahil walang connection, ayan. Una, right-click natin. Right-click ulit. Main menu. Input natin yung password. So ayan, i-click natin yung OK. Next is, under ng setting tab, punta tayo sa event. Tapos sa abnormality, network, click natin yung buzzer, uncheck natin. Tapos click apply and save. Apply and save. Ayan. Balik tayo, i-click ulit. Okay, wala na yung notification and buzzer. So, ganun lang siya. Pero kung kailangan talaga ng internet, kailangan natin enable yung para in case na magka-problema sa internet connection, malalaman natin kagad. So, ayun lamang. Ganun lang yung pagkabit ng DVR sa CCTV. Tapos ito naman yung way sa pag-reset sa BIA system naman. Diba, nakalimutan mo yung password mo. Ayan. Valid password. So ito yung way para ma-reset siya. Una, click mo lang yung icon na yan, yung parang folder. Tapos click OK. Tapos makikita mo na yung QR code na yan. Yung ginamit mong email, doon mo sa-send yung security code. Tapos input mo yan, tapos click OK. Pero kung halimbawa wala ka ng access sa email na yon, pwede naman yung manual na gagamit ka na conducting material. So, una kailangan mo ng tracer yun. Tracer. Isa siyang conducting material, kaya yung gagamit. Hanapin mo lang yung word na J1, tapos may butas, tapos may number doon na 1 and 2. Ayan. 1 and 2. Ayan yung pang reset ng DVR manual. So una dapat na-disconnect yung DVR sa power. Tapos i-connect natin yung tracer sa 1 and 2 na butas. Tapos i-connect natin yung DVR port. As i-hold lang natin tracer for 30 seconds. And hanggang sa ma-reset siya. Kapag
pag nabitawan mo siya, wala, nang wala pa 30 seconds, gawin mo lang is ulitin mo ulit kasi baka hindi pa na-reset yung DVR. Ating gagawin is i-try natin kung sa mismong sa pag-on ng DVR kung na-reset na talaga siya. Ayan. Reconnect natin uli yung power cable. Ayan. Yung video pala na to ay kinuha ko lang po sa YouTube kasi ito po pwedeng gawin sa DVR namin yung ganitong process. Kasi currently po namin siyang ginagamit. Mababago yung mga settings. So, default. Kailangan ko pa ulit. I-reset ulit kung i-reset ko siya. Ayan, na-reset na siya. Yan yung unang lalabas kapag nireset yung DVR. Communication language and video standard. So, isinet mo na yan manually. Tapos ayun na, nareset na siya. Ayun. Si Smart, sa Smart Tech ko siya nakuha. Na YouTuber.